friend, kung bakit ayaw tanggalin ni Leobert Dasmariñas ang takip o damit sa kanyang ulo. Ito ngayon ang naging usap-usapan na keso na may nakalagay sa tenga nito na headset upang dito idaan umano ang mga sekreto nila. Maraming netizen ang nakapansin sa galaw ni Leobert na tila natatakot ito. Makikita din sa pagmumukha ni Leobert na tila ay may kinakatakutan ito. Napansin ito ng mga kamag-anak ni Jovelyn Galeno na tila nawiwilduhan sila sa galaw ng kanilang pinsan. Sa panayam ng Brigada News FM Palawan sa ina ni Jovelyn kamakailan, iginiit ni Mrs. Jilin Galeno na hindi si Jovelyn ang natagpuang kalansay ng mga otoridad sa Purok Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes. Hindi nawawalan ng pag-asa ang ina ng 22 anyos na nawawalang dalaga ni si Jovelyn Galeno. Kung matatandaan, ay sa nasabing lugar itinuro ng mga sospek na pinsang buo mismo ni Jovelyn na sina Leobert Dasmariñas at Jovert Baldestamon na doon nila inilibing ang bangkay ng dalaga matapos nila itong ilang beses na halain bago tapusin ang dalaga. Malakas nga ang paniniwala ni Mrs. Galeno na hindi ang kanyang anak ang natagpuan na kalansay ng mga otoridad. Sinabi rin ni Mrs. Galeno na naniniwala siyang buhay ang kanyang anak hanggang sa ngayon. Kaya naman may mensahe si Mrs. Galeno sa kanyang anak. Aniya, huwag umano itong mawalan ng pag-asa, lumaban at manalig sa Diyos dahil marami umano silang naghahanap sa dalaga at nagdadasal para sa kaligtasan nito. Sa pakikipag-usap ng kapatid ni Jovelyn Galeno na si Jonalyn kay Edo Rapitulpo, sinabi ni Jonalyn na naguguluhan sila sa mga kinikilos ng kanilang pinsan na sospek at umamin tungkol sa krimen. Ayon kay Jonalyn Galeno, dalawang beses niyang tinanong ang kanyang pinsan kung kay Jovelyn ba talaga ang natagpuang kalansay at ang sagot umano nito ay hindi. Sa ngayon ay inaantay pa rin ang resulta sa isinagawang DNA test ng mga otoridad upang matukoy kung totoong kay Jovelyn ang mga natagpuang kalansay. Subalit, pinaninindigan nga ng mga kaanak, lalo na ang ina ni Jovelyn, na hindi sa anak niya ang nakitang kalansay at naniniwala sila na buhay at ang tanging hiling.